25,000 wise. You and me like wise and Venus. Wise and Venus, no. Yeah. Why no, bro? Why no? English and Japan. Wise and Venus, blow job each other. Blow job. Is back! So yun, kagabi, ang dami na namang nag-message sa akin. Kesyo, ganto ganyan. Alam nyo na flood kagabi yung messenger ko sa Facebook at saka sa TikTok. Actually, mga late na rin kasi yun eh. And binabanggit nila, kabrip, alam mo na ba yung bagong chismis? Sa MPL daw. So sabi ko, chismis, eh wala pang MPL. May chismis na agad, di pa nagsisimula yung MPL ulit. Wala pa nga nangyayari, di pa nga na-move nga yung MPL, tas may chismis na agad tayo dyan. So ako, nag-check ako. So ayun nga, meron akong napanood na video na hindi maganda. And hindi ko nga alam eh, kung gagawan ko siya ng chismis. Kasi hindi talaga siya maganda ma-brief as in. Kasi pangit nung napanood ko. Pero ka-brief, mukhang kailangan ata natin magsalita. Kasi mga na-involve dito eh, mga known personality at saka yung isa eh medyo malapit sa akin. So ito yung chismis natin for today. Okay, pero bago ang lahat, panoorin muna natin yung video na sinend nyo sa akin. Titignan natin. Maganda rin kasi na hindi masyadong ganun ka-importante yung opinion ko. Ang mahalaga dito yung opinion ng karamihan. Ito ka-brief, nagkalat na to sa TikTok eh. Nagulat ako, talagang instant viral lang. Siya. Pero ito yung clip. You and me like Wise and Venus. Wise and Venus? No. Mm. Why no, bro? Why no? English and Japan. Blow job, blow job. Wise and Venus, blow job each other. Blow job. Get that a cheat. Let's go, Kera. We are blow job together. Blow. Goblok! Grabe! Kasi! Goblok, bro! Narinig nyo ba? Narinig nyo yung sounds. So, recap! So, sa clip na pinanood ko sa inyo, mga abrip, eh, laro yun ng isang pro player sa RRQ Hoshi. As para sa ino, si Vin ata yun. Parang kalaro kasi no, noong mga time na yon, parang apat na RRQ, and then si Kelra, yung hinugot nila. Okay? So, parang 5-man rank game ata yun. Ang nangyari, Gabri, parang ang, eto ah, based dun sa, kasi bago ko, or after ko panoorin tong video na to, pinanood ko muna yung whole story kung paano nangyari yun. Kasi, baka may mga ano lang eh, baka ito lang yung kinuwang clip na pangit eh. Kasi dun, nagkakaroon sila ng parang asaran. So parang ang sinabi nung isang pro player ng RRQ, ano eh, kumbaga kasi parang tandem ba sila? Kaya diba alam nyo naman, si Venus at saka si Wise, napakalupit na tandem yan, diba? The B-Wise connection, diba? Walang Venus kung walang Wise, walang Wise kung walang Venus, so parang ganun. So parang ang sinabi ata ng isang pro player dito sa RRQ, eh parang, Kelra, para tayong V-Wise, ganito, ganyan. Sabi ni Kelra, hindi tayo ganun. Tapos ay na nga, may mga pangit na words na lumabas, na BJ each other, so ang pangit, diba? Pero bago ako mag-react sa sinabi ni Kelra about Tito, panonoodin muna natin yung mga reaction ng mga ibang pro players, mga brief. Hindi ko na panood eh. Ganyan na ba sinabi ni Kelra? Namay ano? Tupa? Tupa daw si Wise? Ang grabo. Yung words talaga ni Raker talaga. Yung mas Raker, ano? Wala talagang pereno. Wala ko naman, nagbibiro lang. Para sa akin kasi, kung sinabihan ni Kelra na tupa, ano yun, pare, medyo ano yun. Bakit? Homophobic. Homophobic ba yung tawag doon? Tangina, baka maban si Kelra, pre. May chance na maban si Kelra doon sa sinabi niya yung mga words kasi hindi talaga siya maganda. Lalo sa public, kabri. Ano rin muna natin? Eh, malaki yan eh. Malaking community yan eh. Ilan ba kayo? Medyo, ito guys, sa mga nanonood dyan, medyo tagilid si Kelra dyan. Kung ako kay Kelra, maglabas na siya ng public apology. Tama. I agree. Nagkamali ka lang naman eh. Totoo. Di naman kasukatan ng pagkatao mo yung isang pagkakamali mo eh. Kaya, mangingi ka na lang ng apology. Malay mo naman, magets pa niya na yan. Ni Venus tsaka ni Wise. Ano ba kasi nangyari guys? Ano ba ang tunay na kwe? Sino ba ang tunay na salarin niya? Isa pang chismoso! Wala tayo dyan. Si Coco! Ako!
Ako, nagla-live lang ako dito. Wala akong alam dyan. Hindi rin pala nagsalita si Coco Mab. So ito! Ito yung nangyari, Mabre pa. So, about dun sa sinabi ni Kelra na words. Ito, Mabre, bago ko muna sabihin to sa inyo, lilinawin ko lang. Si Kelra kasi, magkakilala din kami niya, Kabre. Parang ano rin yan, para ko na rin kapatid yan. Nakakausap kami. Pag may problema siya sa stream, nag-iingi siya sa akin ng advice. At saka, di ba nung nakaraan, kung di nyo pa napapanag, naglaro din kami ni Kelra sa live stream, nag-rank game kami. At saka naglaro din kami ng 1v1 yan. Kung di nyo pa napapanag, dahil sa YouTube channel natin. Pero ito, balik tayo dun sa issue, mga brief. Ito yung masasabi ko dun. Kasi alam nyo, ito. Minsan, may mga bagay talaga tayo sa buhay na, I mean, nagkakamali tayo lahat. Si Kelra minor pa to. Ilang taon lang ata to si Kelra? 15, 16 lang ata siya? If I'm not mistaken. Pero, mali talaga ka, brief. Kahit saan kong angulo tignan na kahit kaibigan ko to si Kelra, mali talaga ka, brief eh. Alam ni, napakalaki ng LGBT community plus, ba diba? Sobrang laking community niyan. Parang yung sinabi niya kasi is parang kahit ba pabiru yun, eh masakit yun sa ating mga kapatid na LGBT community. Maanini, kumbaga parang foul talaga siya. And siguro, ang pangit lang din dun sa ano natin, pati yung mga pro players din. Alam ko yung mga pro players based dun sa napanood ko, Mabrip, hindi naman sila against dun eh. Kumbaga parang nakikipagbiroan sila. Parang ina-idolize nila yung tandem na V-Wise. Pero yun nga lang, nasegwen ata ni Keller na hindi maganda about dun nga. Nasabi niya na hindi magandang word. Nabanggit niya kasi kaagad yun. Or parang yun yung naging topic na nila. So ayun, mensahe ko kay Kelra siguro sa ano na to, di pa yun katapusan. Like, may chance pa na magbago. Pero hindi rin to para kay Kelra, Makabri, para sa lahat ng tao to. Okay, in general, Makabri pa. Hindi masamang magkamali, Kabri. Minsan nga alam niyo sa totoo lang, magandang magkamali. Para after ng pagkakamali na yun, mapabago mo na siya at di mo na siya uulitin. Kasi ako, nagkakamali din ako sa buhay, sa mga decision ko sa buhay, Kabri. Marami akong pagkakamali noon na inagsisisihan ko. Pero hindi ko siya tinitake as negative. Tinitignan ko siya as positive na hindi ko na uulitin to. Ayoko nang gawin to. Okay, iiwasan ko na yung mga ganitong bagay. At saka ito pa, Kabri, binabash si Kelra. Yes, given. Pwede nyo siyang i-bash. Sabihin nyo sa kanya lahat ng gusto nyong sabihin. Kahit ako naman, ayoko rin talaga siyang i-tolerate. Pero mga kabri pa, ito ang tatandaan nyo. Si Kelra, minor lang to. 18 pa baba siya, kabri. Dapat yung mga ganitong age na instead na i-bash, bigyan ng advice. Kasi ito lang yan, mga kabri pa. Kung si Kelra, nakagawa na ng pagkakamali, ibabash pa yung tao, gumagawa kayo ng mali. Mali yun. Ito, kabri pa. Direct, isumusahan yung camera direct. Ito, tatandaan nyo, mga kabri pa. Hindi maitatama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Tandaan niyan, mga brief. Diba? Nakagawa na ng mali si Kelra. Huwag din ang gawan pa ng isang mali. Kasi kayo yung magkakaroon ng mali. O kayo yung magkakaroon ng kasalanan. So yun, mga brief, ha. Ito kay Kelra, ayun, sana hindi na maulit to. Kasi syempre, kaya nga tayo, pro player, professional sa mga ganitong bagay, diba? At yung mga ganitong bagay, Gabriel, dapat alam na to na hindi lang tayo ito. Maganda ting open letter to sa lahat ng mga pro players natin or pro athlete dito sa Pilipinas. Be professional sa lahat ng mga ginagawa nyo kasi nasa public eye kayo. Ganon. Kasi ito naman, meron din akong nabasa dito about kay Rockheart na mensahe. Kasi ang unang nagkamali ng ganitong sobrang big deal is si Rockheart eh. Naglabas siya ng mensahe niya. Been there, alam nyo yan. Ako right after I talk crap sa NXP, I feel bad and I went out that I was wrong publicly. And minessage ko, English kasi kami, tatagalogin ko na lang. Minessage ko sila directly. Lahat tayo tao. Lahat tayo nagkakamali. Ito yung ano daw? Ang hirap naman pala i-ano na ito. Englishero kasi ito si Rockheart eh. What do we do after the decline to show us who we are? Be better than me, bro. I know you are. Simulan natin ang pagbabago this coming season. Not just Sokera, but to everyone. Tama! Basta yun lang yun. Basta English kasi. Pero ito, naglabas din ng mensahe si Kelra sa page niya, mga abrip. At naglabas din ata siya ng video. So panonoodin muna natin yung video na nilabas niya. So ito yung video, mga abrip. Lakayan lang natin ng konti. Play natin to. Anong sabi ni Kelra dito? Ano patawad? Sorry. Humingi ng tawad, guys. Humingi ako ng tawad kay Wise tsaka kay Beans. Siyempre, una dun. Tsaka humingi ako ng tawad sa ano? Sa inyo, sa B-Wise. Basta sa inyo, mga nakshoes ni B. Tsaka sa ano? B-Wise na, ayun, sa mga fans sa B-Wise. Tsensya, patawad sa lahat. Sorry sa mga sinabi ko. Tapos ano? Basta guys, bahala kayo dyan. Sorry naman na siya. Kinig. Basta napag-sorry ako din kay... Ayan guys, hindi ko na ulitin guys. Sige.
Teka, magbabago na ako, guys. Pero alam niyo, Ma-Abril, kung ako yung tatanungin, maganda siguro para matuto to si Kelra. Kung ako lang yung tatanungin, Gabri pa, personal opinion ko to, mas magandang magkaroon ng suspension para hindi na pamarisan or maulit pa tong ganitong klaseng incident. Kung agree kayo, Ma-Abril, na magkaroon ng suspension si Kelra, do let me know. I-comment nyo dyan sa baba. Kung agree kayo sa akin, Gabri pa, comment nyo lang dyan. Hindi kami, okay na yung kay Wise Charlie. Pero, hindi, alam nyo, Abel, hindi kasi talaga ganun kadali talaga magpatawad eh. Masakit talaga yung kinawa ni Kel. Maintindihan nyo, sana maintindihan nyo rin si Venus sa part na yun na hindi basta siya makapagpatawad ng basta-basta. Kasi mahirap talaga yun, Gabri. I-earn mo ulit yung tiwala eh. Kaya yung maintindihan nyo si Venus, Gabri. Masakit talaga yung ginawa ni Kera kung kayo siya, di ba? Kung ilalagay nyo yung sapatos nyo sa sapatos niya, ganun yun, Gabri. Pero yun nga, sige, hindi mo rin kasi talaga maiwasan. Bata pa to si Kelra, Abel, eh. Minor lang din kasi siya, di ba? Baka mag, ano pa ako, vlog gagawin para mapatawad siyempre. Vlog pa ako, mamaya. Sensya talaga. So ito Ma-Abril, aside pa sa video na to, naglabas din siya ng public apology, which is magandang good move na ginawa ni Kelra to. Medyo mahaba ng konti, pero basahin natin, Gabri. Taus puso ako humihingi ng tawad at pasensya sa lahat ng taong naapekto at nasaktan sa aking nasabi. Inaamin ko po na ako ay nagkamali at hindi nag-isip sa mga maaaring mangyayari. Naging immature at irresponsible ako. Hindi ko po itinatanggi ang issue. Inaamin ko po na di ko naisip na maaaring may mga taong masaktan sa mga salitang nabitawan ko. Ako po ay humihingi ng pasensya sa mga taong nasaktan ko sa buong LGBT plus community at sa lahat ng naapektuhan. Nag-message na rin po kay V at DJ para humingi ng sorry at ako po ay isa sa mga fans nila at humingi po ako ng tawad sa napaka-distasteful joke na nasabi ko. Sa buong MLBB community, sa blacklist agents at lalong-lalo na sa BY spam, gusto ko po humingi ng tawad sa lahat ng aking offend at nasaktan. Sorry po sa disrespectful at sobrang inappropriate ng joke. Makakaasa kayong hindi na po ito maulit muli. Sana hindi na maulit, no? Lubos kong inaagsisisi ang lahat at nangangakong magiging malaking learning lesson nito para sa akin. Wala nang daming salita ang makaka-express kung gaano ako nire-relate itong issue na ito ngayon. Nangangakaw po akong magiging mabuting tao at pagsisikapan ko po na maging mas mabuting role model bilang isang professional player dahil po sa issue na ito. Sorry po sa lahat ng nasaktan. Oh, so ayun, naglabas na rin siya ng public apology, which is magandang ginawa mo kailan sa nangyari kasi mahirap, hindi kahit saan talagang angle tignan, hindi talaga siya maganda. Pero ang magandang nangyari, Ma-Abril, is hindi na to siguro mauulit sa side niya at hindi niya na to parang kasi kapag nagkamali ka ba, uulitin mo pa ba yun? Di ba hindi na? So maganda rin yun. Okay. Pero ayun, ganun pa man Ma-Abril, pag nagawa mo na talaga, nakagawa ka na ng kasalanan, hindi talaga madali magpatawad. So sana intindihin natin yung side ng V-Wise, lalo na yung community nila na hindi kaagad mapapatawad etong si Kelra. Okay, kasi maano talaga Ma-Abril, talaga kahit ako nung una kong hindi ako natawa nung napanood ko. Kasi usually yung iba pag mga ganung clip hindi ko talaga ako natawa doon, Ma-Abril. Na ano doon? Ano ako sabi? X yun kay Rice, ang maling pagkakamali. Pero ayun, nag-sorry naman na yung party ni Kelra. So, tapos na tong chismis na tong. Hindi na natin to gagawa ng part 2. Ayan, kung meron pa kayong mga chismis, Ma-Abril, do let me know. Comment nyo lang dyan. Ayan, ilalagay ko yung mga social media natin dito. Kung hindi pa kayo nakapag-follow, kita kayo sa susunod natin na video. Peace! Bye-bye!